magandang gabi po sa inyong lahat. Bumabati po kami from J1 Board Dubai Satellite Network Church ng magandang gabi po. Ayan. Ayan. So we have prayer words for this night. Yeah, magandang gabi po kay Ate Tonet, Ate Jo, kay Ella from the Philippines, to Kuya Mac, Ate Eunice, magandang umaga po. At magandang gabi po pala, pasensya na. So, baka meron po kayong mga katanungan. Mamaya po, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Ayan. So, we still have 8 minutes and 30 seconds. Mahaba-haba pa. Tawagin niyo po ang inyong mga kaibigan, mga kabarkada, kaklase. Ayan. Yung mga ka-flatmate niyo po dyan around Dubai, around UAE. Yan. Kamusta naman po kayo dyan? Yan. Baka may gusto pong mga mag-send ng prayer request. Kami po ay natanggap sa ating Facebook page ng JA1 Board Dubai ngayong gabi. Open po ang ating inbox or inbox hotline ngayong gabi. So, maaari po kayong mag-send ng message, maaari po kayong mag-send sa inbox ng JA1 Board Dubai ng inyong mga prayer request. You can also send your prayer request sa ating online jot form na makikita po natin sa official nating jot form sa online prayer request po natin na nakapost po sa ating Facebook page. Ayan. Yan, nanonood din po si Ate Faith. Magandang gabi po sa inyo. Kuya Jerry, yan, magandang gabi po. Pinagpalang gabi din po para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Yan. Good evening, Ate Shail. Yan. Good evening din po, Ate Des. Kapatid na Des. Sister Des, magandang gabi. Ating live prayer works po ngayong gabi. Yan. And hello everything. Hello everyone. Magandang gabi po, kapatid na Meljas, yan, the Chavez.
Yan. Pastor Well, tune in into our live broadcast for this evening. Magandang gabi po, Pastor Well. Have 4 minutes to go. Kindly share the page and like the page as well, or share this live broadcast. Sa mga gusto nyo pong i-reach out ngayong gabi, pwedeng ang inyong nanay na nasa Pilipinas, pwedeng tatay, pwedeng family, pwedeng relatives. Yung mga matatagal nyo ng mga pinagpe-pray, ayan, pwede nyo po sa kanila i-share. And let's see kung anong gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ayan, good evening, Sister Felice Salazar, Ate Faye from Qatar, Doha, Qatar. Good evening also, Kuya Jerry Martinez. Magandang gabi din po, Ate Joyce. Yan. Julia Joyce Deotoy, yan. Magandang gabi po. Ate Ann Kalalang, magandang gabi po sa inyo. Sila Ate Ira, Ate Meiji, kamusta po kayo dyan? Si Ken, yan, mga nanonood sa atin po ngayong gabi. Last 2 minutes. Sige po, tawagin niyo po ang inyong mga kasama dyan sa bahay and prepare, let's prepare this night for God. Sama-sama po tayong mananalangin ngayong gabi at kakatagpuin po natin ang Lord ngayong gabi. Yan. Ate Tina, magandang gabi po. Ate Pian, magandang gabi po sa inyo. Yan. Blessed evening also, Sister Marian Caballe. Yan. Last 1 minute. Yan. Are you excited to receive kung ano yung ibibigay sa atin ng Lord ngayong gabi? Yan. Amen. Sige, tawagin niyo po ang inyong mga kilala, mga kaibigan. Yan. Last 30 seconds. Let's start.
talagang really excited. Sige po, tayo po'y pumalakpak ng the best clap of praise to the King of Kings, to the Lord of Lords. Come on, sige, palakpakan mo si Lord ngayong gabi. Come on, ibigay mo yung the best praise mo para sa Diyos ngayon. Thank you.
Jesus, come on, you are
Tayo po yung mananalangin ngayong gabi. Come on, let's close our eyes, let's bow our heads, and we will pray. Hallelujah. Lord, kami po, Panginoon, ay humihingi, Panginoon, Lord God, ng tawad sa iyo, Lord God. Lord, in behalf, Panginoon, ng JA1 Board Dubai, Lord God, Lord, we welcome you, Lord God, in behalf of all the churches, Lord God, and online churches. Lord, kami po ay humihingi, Panginoon, ng tawad sa iyo ngayon, Lord God. Lord, sa isip, sa salitaman, o sa gawa, Lord God, kung may nagawa man kami, Lord God, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Lord, we offer our praise and thanksgiving to you, Lord God. Truly, you are God, the King of Kings, the Lord of Lords. Come on, sige, pasalamatan mo si Lord ngayon. Pasalamatan mo si Lord. Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Come on, sige, pasalamatan mo, Lord. We invite your presence. Come on, sige. Sige. Give your best thanksgiving offering to the King of Kings. Come on. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you. Lord, we need your touch. We need you, Lord God, ngayong gabi. We need you, Lord God, in this prayer works, Lord God. Lord, kami po'y nagpapasalamat ngayon pa lang, Lord God, dahil we believe may gagawin ka sa pangalan ni Jesus, Lord God. We believe, Lord God, by the power of the Holy Spirit vested upon each and every body of us. Lord, lahat ng nakikinig, lahat ng mga nakikitune in right now, Lord God. Lord, you are in the midst of us, Lord God. Sabi mo, Lord, for two or three or more gathered in your name, kami po, Panginoon, Lord God, ay kaharap ka namin ngayon sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, we declare, Lord God, na ngayong gabi, bigyan mo kami ng sapat, Panginoon, na knowledge, na wisdom na galing sa iyo, Panginoon. Lord, as we hear your word, Lord God, as we pray later, Lord God, as we welcome you, Lord God, in our prayer works ngayong gabi, we declare, Lord God, the anointing that comes from you, the anointing that breaks the yoke of the enemy sa buhay ng bawat isa, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming prayer works. At we declare, Lord God, mightily in your presence, Lord God, we will enjoy your presence in the midst of each and every body of us. Lord, maraming salamat. We give you the highest praise, with the highest honor and worship, Lord God, in Jesus' mighty name, we pray. Everybody says, Amen and Amen. So, sige. Yan. Ngayong pong gabi, tayo po ay sabi po dun sa kanta kanina, ako'y nagtitiwala sa iyo. Yan. So, meron po tayong another round ng question and answer portion. Sige, bago po tayo mag-start, magkakaroon po tayo ng question and answer portion. Sino po dito ang naniniwala na ang Lord ay siya talaga yung pinaka-the best, talagang siya talaga yung iniintay mo araw-araw? Amen. Siya talaga yung pagkagising mo pa lang sa umaga, siya yung, Lord, I want your presence, I want your, hindi lang yung sa pakiramdam mo yung presensya ng Lord, pero I want na, Lord, gusto ko ma-feel yung heart mo. Ayan. Sige. Magkakaroon tayo ng, if you want na magsabi po ng amen, if you are willing na talagang angkinin yung word ng Lord ngayong gabi, just press or just type yung comment sa comment box po natin ng amen. So, magkakaroon tayo ng interaction ngayong gabi. Amen. Amen. Yan. So, this night, ang ating pong ituturo ay hindi po tayo, ngayon po ay prayer work. Pero magkakaroon lamang po tayo ng short exhortation before we start our prayer or before we go on sa ating prayer works proper. Ayan. So, sige po, ayusin niyo po yung pagkakaupo ninyo and let's enjoy the presence of God ngayong gabi. Ayan, hanapin niyo na po yung inyong pinaka the best na pwesto kung nasaan man kayo ngayon. Best seat. If you are in your house, if you are in your flat, kami po ay bumabati again ng magandang gabi po sa bawat isa na nakikinig at nakikitune in ngayong gabi. Ayan. Good evening for everyone. Ayan.
Hello, everything. Hello, everyone. Ayan, ayan po. So, ngayon pong gabi, ang ating pong short lamang po na exhortation, it's about yung pong nanalangin po, it's about Ptra actually in here, dun po sa nanalangin po, Luke chapter 22, let's open our Bible on Luke chapter 22, verses 39 until 40. 39 until 46 actually. So, sige, basahin natin in 39. Sabi po dyan, nakita niyo na po ba ang inyong mga Biblia? Mas maganda po ay tayo ay may hawak-hawak. Kung meron po kayong electronic Bible at meron po kayong Bible, physical Bible, I encourage everybody na tayo po ay magbasa. Ayan, sa ating mga Biblia ngayong gabi. So sabi po dito in 39, sabi, then, accompanied by the disciples, Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of Olives. 40. There he told them, pray that you will not give in to temptation. Yan. 41. He walked away about a stone's throw and knelt down and prayed. Ayan. So, si Lord daw po ay umalis at nag-knelt down at nanalangin. In 42, sabi daw po ni Jesus, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine. 43, then an angel from heaven appeared and strengthened him. 44. He prayed more fervently and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. 45. At last, he stood up again and returned to the disciples only to find them asleep, exhausted from grief. 46. Sabi po ng Lord, sabi ni Jesus, why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not give in to temptation. Ayan. So ulitin po natin itong verse. Verse na to ay it's about Jesus leaving the upper room or the upstairs room to pray as usual sa Mount of Olives. Ito pong verse na to ay, sabi nga nila ay cliche, kung tawagin, paulit-ulit in the Bible. Pero ngayong gabi, God will put something in our hearts na kakaiba. In 46 po, ito po yung pinaka nasa dulo na verse. Sabi po dyan, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not give in to temptation. Marami sa atin ngayon, ayan. So hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa, unti-unti po in here in UAE, sa atin po dito sa UAE, sa mga viewers po natin coming from UAE, unti-unti po tayong bumabalik na sa dati. Actually, the metro station, I think tomorrow, tama po, diba? Tomorrow will return again back to normal yung routine. And pero meron pa rin po tayong curfew ng 10 p.m. Sa ibang lugar in the Philippines, actually, hindi pa rin sila nagkakaroon ng pagbabago. Medyo nagkakaroon na po ng marami na po tayo. Actually, there are so many recoveries already in the Philippines happening right now. Pero sa iba't karatig po nating mga bansa ay meron pa rin mga apektado. So ngayon pong gabi, let's connect with that kind of yung mga pangyayari. Sabi po dito in verse 46, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not give in to temptation. Ang Lord po pala ay nagbibigay pahiwatig sa atin pag kailangan na tayong manalangin talaga ng todo. There are sometimes sa buhay natin natatapikin tayo ng Lord at tinatapik tayo ng Lord para manalangin. Do you believe on that? Ano yung
Saang instances dumating sa buhay mo na tinatapik ka na ni Lord? Like this one, sabi niya, "Why are you sleeping?" He asked them. "Get up and pray so that you will not give in to temptation." Ngayong gabi, ipapaalala ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, gusto niya ipaalala na meron tayong benepisyo na manalangin. Given na sa atin na dapat po tayong manalangin. Pero in this time, alalahanin po natin, in this period of time, let's remember kailan po yung huli nating pananalangin na ang Lord mismo ang nagsabi sa atin na manalangin po tayo. Ayan. Kailan kaya yung huling panalangin mo na si Lord yung nagbigay pahintulot sa iyo na manalangin ka? Pwedeng maaari, siguro nangyari siya kaninang umaga, nangyari siya ngayon, sa pananalangin natin ngayon, mamaya, siguro ngayon, kinakausap ka na ng, ni Lord, na empowered na Holy Spirit, kinakausap ka na ngayon na manalangin ka. Kailan yung huling pananalangin mo na tila si Lord yung kumausap sa'yo, tila ang Holy Spirit within you, ang nagkikindle ng fire to pray para to pray. Kailan yung time na yun? Yeah. That is my number one question. When was the last time did you pray that God told you so? Kailan yung huling pananalangin mo na ang Lord ang nag-udyok sa'yo? Second, maikli lamang po ito. Second, sabi po dito, in 39, then accompanied by the disciples, yung pinakaumpisa po, Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of Olives. Si Lord po pala, dumarating sa point in time in his life din niya na nagkakaroon siya ng one-on-one time with the Lord. Dumarating lagi. God, Abba Father, always wants or always si Jesus, ang ability niya pagdating sa pakikipagrelasyon sa Diyos is always by the means of praying or by the means of seeking Abba, Father. Amen. So, ang prayer po pala, marahil sa atin, yung iba, at cliche na nga po, sinasabi nila na, pastora, kasi lagi naman po akong nananalangin. Okay naman po yung prayer life ko. Pag tinatanong ka ng pastor, di ba sometimes po tayo, minsan, hindi lamang pastor ang nagtatanong. Kunwari po, ang mga life group leaders ay nagtatanong sa kanilang mga members. Tinatanong nila, kamusta ka? O kaya, kahit mga common friends mo, nagtatanong sa'yo, kamusta naman ang buhay? Parang di naman churchy, pero kamusta naman yung spiritual life mo? Yan. So, ang ano po natin ngayon is patungkol sa prayer, kamusta na ba talaga yung totoong prayer life natin? Yan. Ano na ba talaga tayo? Sabi dito ng Lord, nasa degree ka na ba na katulad na ganito? Sabi po dito in verse 40. Then he told them, pray that you will not give in to temptation. Si Jesus pala dumating sa point na ang prayer life niya is talagang sobra, as in talaga yung struggles niya sa temptation. Marami sa atin, biblically speaking, pag sinabing temptation, hindi pa siya talaga actually, nandun pa lang siya, naglilinger pa lang, yung inaano ka pa lang, magkaroon ng sin or kasalanan, hindi pa siya kasalanan. When you're facing temptation, it's not yet sin. Kasi ang done temptation, it means yun yung kasalanan na tinatawag. Pero dito, ang sinabi ng Lord, pray, ito pala yung solusyon. Sa mga nagtatanong kung paano po kaya yung sa tukso, di ba? Kalimitan sa atin, mga nagtatanong yan, mga mag-aasawa o kaya may mga karelasyon. Pero ito sa kontekstong ito, maraming uri ng temptasyon sa panahon ngayon. Sabi mo sa katabi mo, maraming uri. Maraming. Kung mag-isa ka, sabihin mo, maraming uri ng temptasyon. Hanggat buhay ka pa. Hanggat buhay ka pa. Kasi buhay pa po tayo eh. Habang buhay pa tayo, we are bound sa kasalanan. Kasi tayo ay flesh. Amen po. So in here, kukonect natin. Marami kasing
in a way, marami pong klase ng temptation po. And ang kaaway talaga actually. Sabi nga 'di ba po, the thief comes only to kill, to steal and to destroy. Tatlo po yung strategy niya na ginagawa. Pero sa panahon po natin ngayon, marami sa steal pa lang. Tatlo 'yun ah, steal, kill and destroy. Ngayon po, yung tatlong 'yon, hindi ako masyadong yung tatlong 'yon, sabi po diyan, steal, kill and destroy. Sa steal pa lang, baksak na ang karamihan sa atin. For example, steal. Ito kalimitan sa mga ka-age ko po, sa mga young professional, steal ah, steal. Steal, hindi yung steal na kantang I will be steal, but yung steal na STEAL, pag nanakaw. Pag nanakaw sa K-drama, yan, K-drama, yung mga nagnanakaw ng oras natin. Pag nanakaw sa pagbabasa mo, sa pagdating mo sa umaga, yung Netflix, it's a form also of stealing ng kaaway sa atin, sa buhay natin. In our modern times, maraming paraan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Hindi lamang po kaaway, minsan tayo na po. So sabi mo ngayon sa sarili mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. Yan. Isa pa, sabi mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. Yan. Unang-una pa lang, steal. Second strategy, kill. Pagka nakita ng kaaway na sa panguna, hindi kanya kayang tanggalan or hindi kanya kayang kunin. Kumbaga, matigas ka eh, hindi ka nanonood ng K-drama, hindi na aagaw yung attention mo, hindi na nanakaw yung attention mo. Ang gagawin niya, he will try to kill your time with other things. Ngayon, ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo o kumbaga unti-unting namamatay sa part mo? It can be na means of pwedeng sometimes hindi balanse or patay na yung relasyon mo pagdating sa ibang tao or patay na yung attention mo sa mga bagay na pilit binubuhay, gustong buhayin ng Lord. So, yan po yung pangalawa. Yung pangatlo naman, na strategy, destroy. Ito po ay in connection in verse 40. Sabi kasi dito, pray that you will not give into temptation. So, marami pong uri at klase ng temptation. Meron tatlong uri. Ulitin lamang po natin. So, we have stealing, we have killing, and destroying. So, yung pangatlong atake na laging ginagawa na ng kaaway is destroying. Ito yung pinaka... Pag nakita ka na niya at alam niya na nawala na siyang, kumbaga, dead ka na, di ba? Napatay ka na niya sa pangalawa eh. So, meron siyang stealing, napatay niya na. Pangatlo, destroy. Ito po yung pinakamasakit na part. Kasi sabi po dito, in 41, we will try to connect. Sabi niya, 41, he walked away about a stone's throw and knelt down and prayed. Father, yun. If you are willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine. Si Jesus pala dumating na rin sa buhay niya na hindi niya din kain, pilit yung laman niya lumalaban. Flesh. Kasi sabi niya dito, Father, if you are willing, please take this cup. Dumating din pala sa part or sa panahon ng Lord na pilit niya, Lord, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Kailan dumating sa panahon na nakipagbig ka kay Lord ng gantong klaseng panalangin? Sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup. Kailan dumating sa point ng life mo na even if kahit ayoko na, yan yun. Even if kahit ayoko na, Lord, still, your will to be done, not mine. Still, kahit na, Lord, gusto ko siya. Kinonek talaga po doon. Pero yun po yung mga commonly. Or kahit hindi tao,
Kahit trabaho. Lord, ito yung gusto ko. Ito yung pangarap ko. Ito yung gusto ko. Still, sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Ngayong gabi, if you are willing, sabi ng Lord dito, if katulad yung heart mo ni Jesus ngayong gabi, na Lord, if you are willing, please take this cup of suffering. Dumating na po ba kayo sa point in your life that you will pray this kind of prayer? That you will pray dangerous kind of prayers? If you will pray fearful kind of prayers, na sa panahon ngayon, yun yung kailangan natin. Na sa panahon ngayon, yun yung hinihingi ng Lord in our generation. Ayan. Then, sabi dito, then an angel from heaven appeared and strengthened him. Yun pala yun. He prayed more fervently. Minsan, in our lives, in our season, hindi ka pipilitin ng Lord manalangin. Ito yung nasa kabilang banda. Hindi ka pipilitin ni Lord na manalangin marahil ngayon. Pero ipaparanas at ipaparamdam niya sa iyo yung heart niya kung paano siya manalangin. And ngayong gabi, God, we will pray like Jesus kind of prayer. Sabi dito, he prayed more fervently and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. It's amazing kung paano manalangin si Jesus. Kung paano manalangin yung age ng 33 years old. Yan na. Si Lord kasi, to be counted, 30 years siyang nag 30 years siya bago siya pumasok sa public ministry. It means, in the span of 30 years, minold siya ng Lord, ni Abba Father. And after that, 31, 32, 33, sinasabi ng mga biblical scholars, sinasabi nila, at the age of 33 or 35, nandun yung mga age kung saan binigay niya yung life niya kay Lord. Pero ito po yung ang ano po natin ngayon, whatever you age you are right now, yan. Maaring yung ibang listeners natin ngayon, maaring yung iba sa atin ay edad mas matanda pa, di ba? Mga age na sa mga 40, 50, 70, 60, or baka meron po tayong mga senior na nanonood ngayong gabi. Pero whatever age, whatever situation, kung ano man sitwasyon mo ngayon, kapatid, walang pinipili ang Lord na manala sa pananalangin. Amen. Kasi ang Lord, hindi siya namimili ng edad kung sino ang gagamitin niya. Hindi siya namimili kung anong sitwasyon. Hindi siya namimili ang puso mo ang unang tinitingnan niya sa iyo. Amen. So, ngayong gabi po, we will pray. We will put in a situation na magpe-pray tayo in kind of yung pananalangin ni Jesus. It's like in a Gethsemane, in Mount of Olives, a Mount of Olives kind of prayer na marahil yung iba sa atin, yung mga nakikinig po ngayon, sasabihan kang lumuhod or the Holy Spirit will urge you to kneel down before the Lord kung kasama mo yung pamilya mo ngayon, kung kasama mo yung mahal mo sa buhay, kung meron kang mga kakilala, mga kasama sa bahay na pinapa-urge sa'yo ng Lord ipanalangin ngayong gabi, we will pray. Amen. And ready na po ba tayo? Amen. I believe we are all ready to pray. So, tayo po ay yumuko, pumikit. Then, i-ready mo yung heart mo ngayong gabi. And we will pray. Hallelujah, Jesus. Sige. I-welcome mo si Lord. I-welcome mo si Lord. Hallelujah. Sige. Let's pray.
Let's pray to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, Lord. Sige, hanapin mo yung pwesto na gusto mong pwesto. Pwede kang upo, pwede gusto mong tumayo ka. Kung gusto mong mag-sway, kung gusto mong i-worship si Lord, give the best kind of worship ngayong gabi. Hallelujah, Jesus. We worship. Hallelujah. Sige, let's pray. Let's pray. Let's pray. Sige. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship. Let's invite the presence of God. Come on. Sige. Ibuka mo yung mga bibig mo. Ibuka mo, ibigay mo yung the best mong praise and thanksgiving to the King of Kings, to the Lord of Lords ngayong gabi. Hallelujah, we worship. Want a fervent prayer ngayong gabi, just seek the Lord. Seek mo si Lord ngayong gabi. Pwedeng ipikit mo lang yung mga mata mo. Humbly bow down before the Lord. Humbly i-welcome mo si Lord ngayon sa puso't isipan mo. Kung nasan ka man. Come on. Awitan mo si Lord. I-welcome mo si Lord. We worship, Abba Father. We want to seek you, Lord, face to face, right now. Holy Spirit, let's worship the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. Kantahin ulit natin yung kinanta natin kanina. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala. Kalakasan ko'y nang gagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Tanging sandigan ko. Once again, ako'y nagtitiwala. Love.
once again ako yung tinitiwala. The best worship mo to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. We praise your name. We welcome you, Jesus. Holy Spirit, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. We worship. Ibigay mo pa yung the best worship mo kay Lord. Come on. We welcome you, Jesus. Sige, i-worship mo si Lord. I-worship mo si Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. To say, Lord God, Lord, kami nananalangin, mananalangin kami sa iyo, Panginoon. Sige, magpasalamat ka kay Lord ngayon. Magpasalamat ka to the King of Kings, to the Lord of Lords. Sige, bigay mo yung the best mong thanksgiving, yung the best mong pasalamat. Lord God, come on. Sige, Lord. Lord, salamat. Lord, you deserve the highest praise. You deserve the highest worship, Lord God.
You deserve the highest worship, Lord God. Come on. Sige. Sige. Seek the Lord. Come on, seek the Lord right now. Seek the Lord right now. Come on, pray. Sige. Sige, kuin-urge ka ni Lord. Kuin-urge ka. Come on, pray. Magpasalamat ka. Give you the best. Give the best offering to the King of Kings. Hallelujah, Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, we thank you, Lord God, King of Kings, Lord of Lords. Salamat. We thank you. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We invite the presence of the Holy Spirit to fill, Lord God, lahat, Panginoon kami. Lord God, lahat, Lord God, na nanonood, nakikinig. Right now, Lord God, let your will, Lord God, Lord, touch the heart of your people, Lord God, to pray, Lord God, fervently. If in the urge ka to speak in tongues, to speak in different languages, to pray in different languages, come on, pray. Sa lingwaheng alam mo, in your own language, pray to the King of Kings, pray to the Lord of Lords. Come on, sige, pasalamatan mo si Lord ngayon. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Father, Abba Father, we want you, Lord God. We want you, Jesus, Lord God. We want you, Holy Spirit. We want your presence. Family mo ngayon. Sige, pray for your family right now. Pray with your family right now. Hawak-hawak kayo ng kamay. If kasama mo yung mga kasama mo sa flat mo, come on. If in-urge ka ng Lord to pray for them. If yung mga taong kakilala mo na kailangan ipag-pray, kung wala kang trabaho ngayon, naghahanap ka ng trabaho, naka-tune in ka ngayon at nakikinig ka, Pray for your work, kung ano yung gusto mong klaseng work, pray. Kung ano yung will, anong will ng Lord para sa buhay mo. If you are seeking God in your season right now, pray. If kailangan mo ng kalakasan ngayon, galing sa Panginoon, manalangin ka, pray for it. We declare for strength, Lord God, every people, Lord God, who are praying right now. We declare for Lord God, Lord, any kind, Lord God, ng sickness or pain or diseases na nararamdaman ng anumang kahit na sino man na nakikinig ngayon. We declare by the power of your blood to, Lord, clear each and every body, Lord God, of sickness and diseases, Lord God. Kinakat namin lahat na anumang kahit anumang spirit, Lord God. Lord, we cut any kind of spirit, Lord, headache, any kind of migraine, any kind, Lord God, of ulcer, stomach cancer, or diseases. Lord God, kinakat namin lahat na namang back pain. Lord God, we declare healing. Lord God, we declare, Lord, any kind, Lord, sa mga any kind of cancer to be healed right now. Lord God, any kind, Lord God, na may nakakaramdam, Lord God, ng kahit na namang bukol, Lord, tinutunaw namin in the name of Jesus to be healed. Lord God, tunawin ang banal na dugo mo right now. Lord God, kung sino man, Lord, pinakakaranas, Lord God, ng pagod, ng puyat, ng stress sa trabaho, Lord God, Lord, right now, Lord, kami po, Panginoon, ay humihingi, Lord God, ng tawad before you, Lord God. If hindi ka namin nag-glorify sometimes because we are too busy with a lot of things in our work, Lord God, come on, seek the Lord, pray to the Lord right now.
pray to the Lord. Kung may prayer request ka, nakikinig ka ngayon, pray, 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 pray. Come on. God urges you to pray right now. Pray, pray, pray in the Spirit. Pray in the Spirit, pray in the Spirit, pray in the Spirit. Yes, 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 yes. Yes, Lord God. Yes, in Jesus' name, Lord God. We declare healing for those people, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Yes, Lord God. Yes, 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 yes. Come on, pray in the Spirit right now. Pray in the Spirit right now. Pray in the Spirit. Any kind of COVID-19 symptoms, we cut it all by the power of your blood sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Wala kaming inaangkin na anumang kahit anumang sakit, karamdaman, Lord God. Right now, Lord God, sinusot namin, Lord, pinapasot namin, Lord, yung full, complete, upgraded armor mo, Panginoon, sa lahat, Lord God. We're sealed, we're cleansed by the blood of Jesus sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Yes, yes, Lord God. Yes. Yes, 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 yes. Amen, in Jesus' name. Amen, Lord God. Yes, in Jesus' name. Yes, Lord God. Amen, in Jesus' name. Declare for healing. We declare for healing. We declare for healing. We declare for healing right now. Ngayon pa lamang, Lord. Yes. Pahiram mo ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoon ni Jesus. Jesus ang buong katawan ng mga kapatid mo ito, in Jesus' name, let them, yes. Lord, speak of yes. goodness and testify that amen. Healing, Jesus O God, in Jesus' name. Hallelujah. Makita, Lord, ang kapangyarihan mo. Kapangyarihan ng banal na dugo ng iyong anak ni Jesus. Sa buhay ng mga kapatid pong ito. Again, Lord, we speak healing unto them, O God. Palakasin mo po, Lord, ang kanilang immune system. Yes, Lord. Sa pangalan. At magkaroon ng antibody, Lord, sila. Yes, Lord God. Against, Lord God, COVID-19, Lord God. Any disease, O God, in Jesus' name. Yes, Jesus' name. Hallelujah. God. Again, Lord, we physical healing. We speak the name of these people, Lord, at sila, kayo na po, Lord, ang kumilos sa buhay po ng mga taong ito. Yes. In Jesus' mighty name. Yes. Glenda Ambalan. Yes. Lisa Romina. Yes. Sheila Sudaria. Jim Tiberio. Yes. Sandy Morales. Yes. Yes. Kevin Bundok. Yes. Guillermo Parr. Dana Alaysa Calica. Yes. Kimberly Calica. Yes, Lord God, we declare Julie healing for those Agura, people right now. Sa Marwen pangalan ni Jesus' name, Lord Yunila God. Ignacio, no weapon shall form against Maricar their life shall Cabrera, prevail. Sa pangalan ni Jesus' Alan name. Sumpay. In Jesus' name. They are protected, them, Lord God, vindicated, Lord God, ng banal na dugo mo. Sa pangalan ni Jesus, stripes, Lord God. They are healed. Amen. In Jesus' name. Yes, Lord Hallelujah. God. Thank we claim, Lord God, the victory, Jesus. Lord God, na galing sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we are all praying also, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord God,
na mga tao, Panginoon Lord, na hindi pa nakakakilala ngayon, Panginoon, na naka-tune in. Lord God, we pray, Lord, ngayon pa lang, if hindi ka, ngayon naka-tune in ka at hindi first time mo na makinig at manood dito sa J1 Board Dubai, dito sa prayer works na ito, dito sa programang ito, I want you to close your eyes and bow your heads and sumunod ka sa panalangin ko. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan ay tinatanggap ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay at isulat mo ito sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we pray also, Lord God, we declare, Lord, kung sino man yung nakakaranas ng any kind of back pain, any kind, Lord God, ng arthritis, lahat ng kahit anumang uri ng rayuma, if nakakaranas ka na anumang kahit na anumang cancer, diseases, sickness, or pain, ngayon pa lang, Lord God, dinideclare namin na lahat ng taong nakatsunit na nakikinig ngayon, Panginoon, na nakakaranas ng physical, Panginoon, na panghihina, Lord God, even spiritual na panghihina, Lord, kausapin mo po sila, Lord God. Yes, Lord. And Lord, we declare, Lord God, urge them, Lord God, to pray, to focus on to you, Lord God. Yes, Lord. And even, Lord, we declare, we release, Lord God, yung healing, Lord God, na galing sa iyo, Panginoon. Jesus. At Lord, idinadampi namin. Yes, at kung nakakaranas ka nito, idabi mo yung kamay mo kung saang partin masakit, kung sa likod, sa harap, sa ulo, or any kind, kung may nararanasan ka, rayuma, or anything, idampi mo yung kamay mo ngayon. At Lord, we want to say, Lord, ngayon pa lang, nagde-declare kami strength. We declare, Lord God, that no weapon shall form against their lives shall prevail, Lord God. Dinideclare namin na, Lord, yung pagdadampi ng kanilang mga kamay sa kahit anumang parte ng katawan nila ngayon pa lang, nagde-declare kami ng automatic ngayon pa lang, Lord God, instant healing na galing sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord God. Dinideclare namin lahat ng nakadantay na kamay, Panginoon, Lord God, na they are asking for help, they're asking for healing right now, ngayon pa lang, Lord God, be healed sa pangalan ni Jesus, Lord God. At we declare, Lord God, Lord, yung inner healing and deliverance na galing sa inyo, Panginoon, Lord God, ipatong nyo, Panginoon, yung pinakamalaki mong kamay, Panginoon, sa buhay ng tao, sa buhay ng lahat ng tao, Panginoon, na nakikinig at nanonood ngayon pa lamang. At Lord, dinideclare namin ng healing, Panginoon, na galing sa iyo, Lord God. We receive, Lord God, the anointing, Lord God, that breaks the yoke of the enemy sa buhay ng bawat isa. Dinideklara namin, Panginoon, Lord God, lahat, Panginoon, kami, Lord God, ay sealed ng banal na dugo mo sa pangalan ni Jesus, Lord God. At Lord, yung lahat ng mga may prayer request, Lord God, regarding, Panginoon, sa kung anumang mga hinihingi namin, Panginoon. Lord, we receive it according to your plan. We receive it according to your will, Panginoon. Lord, yung mga bawat pangungusap mo, Panginoon, sa buhay ng tao, Panginoon, ngayon, Lord God, in spite, Lord God, despite, Panginoon, ang COVID-19, ang coronavirus, Lord, nagde-declare kami, Lord God, that nothing could ever separate us from your love, Lord God, nor kahit anumang sakit at karamdaman, kahit anumang panghihinang physical o spiritual, dahil kami, Panginoon, ay naniniwala, Lord God, na Lord, kami ay pinagtagumpay mo na sa Amen. Pangalan ni Jesus. Kami ay tagumpay in Jesus' Amen. Name. We declare a victorious, a glorious, Lord God, that kind of life, Lord God, and even, Lord God, in the midst of us, Lord, we pray, Lord God, Lord, i-prepare mo kami doon sa mga bagay na gusto mo namin, Panginoon, na makamtan. Lord, prepare us, Lord God, to be equipped, Lord God, sa mga bagay, Lord God, na gusto mo po kaming ma-equip, Lord God. Prepare us, Lord God, to pray for those people na nangangailangan, Lord God. Give us more burden, a heart to pray for those believers, Panginoon, Lord God. And even, Panginoon, Lord, in behalf, Lord God, ng J1 Board Dubai, kami po, Panginoon, Lord God, ay ikaw, Panginoon, Lord, yung magpalakas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na naka-tune in, Lord. Despite, Lord God, na yung mga OFW naming kababayan, Lord God, na nakikinig, nanonood ngayon pa lang, Lord God, we declare, even, Lord, sa ibang nationalities, Lord God, even other nationalities that will watch this, Lord God, that will watch this prayer work, that will listen to this prayer works, we declare, we utter, Lord God,
blessings, Lord God, that comes from you. And even, Lord God, yung katagumpayan, Panginoon, as an overseas worker, Panginoon, kung nasan man silang parte ng bansa ngayon, Lord God, in whatever countries that are in right now, sa pangalan ni Jesus. We declare Amen. Favor after favor. We declare blessings after blessings sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, enlighten, Lord, ignite our faith, ignite our lives, Lord God, towards to you, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. That we receive, Lord God, kung ano man, Panginoon, yung ibibigay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, to give you all the glory and praise and adoration, Lord God. Belongs to you, Lord, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsambay sa iyo lamang, Lord God. At kami po'y sabay-sabay na magsabi ng Amen. 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 So, sa mga gusto pa pong humabol, ayan, maaring yung iba po ay gustong mag-request pa ng inyong kanya-kanya mga prayer words. So, open pa po ang ating line. Ang oras po natin ngayon ay 8 o'clock. So, if you have any other prayer request, ayan. So, nagre-request po, ayan, meron po tayo coming from Ate Jo, Rosalinda Makuto. Healing for psoriasis. So, sige po, tayo manalangin. We will pray. Yes. Hallelujah. For ate. Yes, oh God. Right Amen. Now, Lord, sige. Sige, pag-pray mo. Lord, we pray, Lord God, for healing. We pray, Lord God, for breakthrough. Lord God, any kind of psoriasis na nararamdaman niya, Lord God. We declare, Lord God, by the power of the Holy Spirit, Lord God, we declare, Lord God, alisin mo yung anumang kahit anong pangate. Alisin mo yung kahit na anumang nararamdaman na kabigatan. Any kind of sugat, Lord God. Any kind of nana or any kind of yung malignant, any kind, Lord God, ng pus or nana. Panginoon, ngayon pa lang, Lord God, we declare healing, Panginoon. Sa buhay ni ate, Lord God, na sakit, Panginoon, ng psoriasis, in Jesus' name. We declare complete healing, Lord God. It's like, Lord God, a balm, Lord God, na ipahid mo, Panginoon, sa kanyang sa paa or sa kahit anong bahagi ng bahagi ng katawan niya. Ngayon pa lang, Lord God. At idaloy mo yung kagalingan, Panginoon, sa kanya. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Be healed. Sige po. Baka meron pa po kayong prayer request, mag-send lamang po kayo. Kami po ay tatanggap. Yan. Tatanggap po kami ngayon ng inyong mga prayer request. Amen. Baka may mga gusto pong mag-testify. Yan, sa kalagitnaan natin. So, before this segment ends, baka meron pong gustong mag-testimony. Yan. So, sa comment box po, yan, magbibigay po kami ng kaunting short lang period. Baka may short na, konti pa. So, magbibigay po tayo ngayon sa ating segment ng testimony part. So, you are free to comment down below. Yan. Sa ating Facebook Live. Kung meron po kayong gustong ipagpasalamat kay Lord. Yan. Sa nagdaan na buong ilang linggo na po tayong naka-online church. At I believe marami po sa ating gustong magpasalamat kay Lord. Babanggitin po namin isa-isa ang inyong mga testimony ngayong gabi. So, I encourage you, ayan, baka may mga gusto po. Ayan, Ron Katungal, Ate Belle, ayan, Ate Marites Jobson, Kuya Lucky, Ate Maricar, Kuya Aaron, ang aking kabarkada, barkada ko po yan. Kuya Jerry, Ate Ching, Saura,
Ate Tina, baka may mga gusto magpasalamat po sa inyo at ibalik ang glory kay Lord ngayong gabi. Yan. So si Ate Eunice daw po, gustong magpasalamat kay Lord. Yan, sige Ate Eunice, open po ang ating comment box. At maaari po na kayong mag-send ng inyong testimony sa ating comment box sa ilalim. Hi, Ate Eliza. Magandang gabi po. Yan, si Ate Eliza. Inel Luntok. Yan, good evening din po. Baka may mga gusto pa pong mag-testify. Yon, gusto daw po pasalamatan ng favor ng Lord sa buhay ni Kuya Jerry Louis Jr. Gansena. Yan. So, ano po ang inyong specifically, baka meron po kayong specific na gusto ipagpasalamat kay Lord, Kuya Jerry. Yan, si Ate Eunice din, waiting din kami sa inyong entry. Brother and sister, yan, Sister Eunice, sabi po dito, thank you po kay Lord dahil magaling na ako. Malakas na. Hindi niya ako pinabayaan, inalis niya lahat ng sakit. Hindi niya ako hinayaang makulong. Amen. 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 It's a favor upon to your life, Ate Eunice. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yeah. Amen. Sige, si Ate Inel din po, magpapas ng kanyang entry. Sige, we will read it. Kung ano po ang inyong mga entry. Hold on lamang po, Ate Mary Ann, and we will pray for you after po ng ating testimony part. Yan. Comment below. Yan, may blessings daw po na dumating kay Kuya Jerry Louie. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Oh. Praise the Lord. May blessing sa kanya na dumating. Yan. We are very excited sa inyong mga testimony. Typing pa. Nagta-type pa. Sige po, Ate Inel. Go lang. Nakakatuwa ang Lord. Amen. In despite of all our iniquities and differences, sa sobrang layo, yung iba po sa atin ay viewers pa natin ay taga Manila, Philippines, sa Pilipinas. Yan. Sa Bulacan, may viewers po tayo from Bulacan, from Laguna, from Batangas City. We have also viewers kanina sa Qatar. Si Ate Faye, si Felice Ann. Meron din tayong viewers coming from, sa I think, Perth. Tama po ga? Yan. From Perth. Amen. From Abu Dhabi, meron din po tayong mga viewers. Amen. Sige po. Open po ang ating comment box. At maaari na po kayo mag-send na inyong mga testimony part. Yan. Hello po for everything. Hello everything. How are you to find out? Yan yata po yung mga trending ngayon. Ayan. Ayan. Basahin natin si Ate Eunice. Kasunod po noon, ay nagkasakit naman ang kapatid ko, hernia. Bumalik naman yung nalaglag na bituka pero nasa bahay na po siya. Amen. Nagpapalakas, for the meantime po ay nasa bahay muna habang naghihintay na matapos ang lockdown kasi wala pa pong espesyalista. Surgeon para sa operasyon dahil naka-quarantine pa po. Amen. Sige, let's
proclaim na ang healing na ng kapatid ni Ate Eunice. Come on, sige, palakpakan natin si Lord. Praise God. Yun. Claim na po ninyo, Ate Eunice, ang healing ng inyong kapatid. Yan, patuloy na kagalingan. Amen. Jesus' name. Claim na po natin iyan. Ayan. Nag-comment po. Thank you po kay Lord. Pinagaling niya na ang madalas kong pagkahilo. And most of all, bless po mga kapatid ko sa tuwing share ko ang ating Bible study. At thankful ako dahil ang ate ko, napaka-bless daw niya araw-araw at nakadirinig siya ng salita ng Diyos. Salamat talaga kay Lord. Amen! Sige, palakpakan natin kay Lord, si Lord sa buhay natin. Kay Ron. Ron Katungal. Amen! Sige! Praise the Lord! Ron! Yan, si Ate Julia Joyce. Sabi po niya, nagpapasalamat po ako kay Lord. Gawa po, gumawa siya ng paraan para magbalik loob. At salamat po sa mga maging... sa mga naging instrumento niya upang ako po ay naging matatag sa nangyari nga po ngayon sa atin. Amen! Praise the Lord! Yes! Yun! More! 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 Yes! Sige, kung ikaw ay nakikinig at nanonood, ayan po, kung ikaw ay nakikinig at nanonood that you are claiming and you are blessed, ay palakpakan mo lamang si Lord sa buhay mo dahil tiyak na may gagawa at kikilos siya sa buhay nating lahat. Amen. Amen. Nakakatuwa naman po. Sige po, kindly send your comment in the comment box below kung if you have a testimony or prayer request. Yeah. Angel on Talk, sabi po. Lenny, sabi po, Sister Lenny, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil na napakabuti niya at di niya ako pinababayaan. Negative result ng strep swab ko, walang virus. Magaling na ng tuluyan yung tonsillitis ko. Amen! Sige, palakpakan natin si Lord! Yun! Yan! Amen! Sister Jacqueline D. Acosta, sabi po dito, hello po, please pray for me na sana mailawan ang kanyang isip at sana bigyan siya ng pagpapatawad. Amen. Sige, we will pray for Ate Jacqueline. Sige, let's pray. Manalangin po tayo kay Ate Jacqueline D. Acosta. Hallelujah. Lord, we pray. We praise you. We give you the highest praise. We give the highest worship. Lord, kami po yung nagpapasalamat, Lord, sa buhay ni Ate Jacqueline right now. Lord, nire-release namin yung forgiveness, Panginoon, na galing sa'yo. Panginoon, repented kind of heart. Lord, yung buhay niya ay sa'yo, Panginoon, Lord God. At kung sino man po ang tao na kanyang binabanggit, Panginoon, ngayon pa lang nagre-release kami na, Lord, yung pusong, Lord God, na galing sa'yo, yung pusong mapagpatawad, Panginoon, sa buhay niya. At Lord, maraming salamat. Lord, kiniklaim na namin na may gagawin ka at kikilos ka sa buhay ni Ate Jacqueline in Jesus' name. Amen. Yan. So, ayan po. Ano pa po? Bali, ako po ay nalobat na po ako. Nalobat na po ako. Pero, yan po. Kukuha po ulit ako ng cellphone na isa. Amen. Mary Ann, si Ate Mary Ann Cabales, maraming salamat po kay Lord at muli po akong nakabalik dito sa work ko after 6 months of vacation from the Philippines. Super blessed po ako nang dahil saktong nag-lockdown sa Manila na nasa flight na ako pabalik dito. Super favor ni God po sa akin at sa family ko. Hallelujah! Amen! Sige, palapakan natin si Lord. Yes. Amen! Yun.
Nagpapasalamat po si Ate Eunice again. Salamat po sa buhay ng mga ka-church. Nagsimula po ito nung dalhin ako ni Ate Maricar. Nakilala ko kayong lahat, mga naging instrumento para lalo pa mapalapit kay Lord. Amen! Hallelujah! Yes! Glory to God! Yes! Let's pray for Ate Lenny. Come on. Sige, Lord, we pray, Lord God. Ayan. So, amen. Praise the Lord. Maraming ginagawa si Lord ngayon. Amen. Walang makakahadlang sa ating gawain ngayong gabi. So, extended po. Baka meron pa pong gustong humabol sa ating testimony part. We are reading your comments. We are reading your prayer requests and even testimonies below. So, maaari lamang po na kami po'y tumatanggap na inyong mga requests. Kindly send it right now. Meron po tayong mga online moderator, chat moderator right now. At kami po ay tumatanggap ng inyong mga prayer request or testimony part ngayong gabi. Ayan. Amen. Praise God. Wala na po. Hahabol. Baka may mga gustong humabol pa. Yung mga simple or mga tao po dyan na gusto pa pong magpasalamat kay Lord. Yan. Yon. Ayan. Wala na po bang hahabol? Ayan. Sige po. Kami po ay in behalf po ng J1 Board Dubai, kami po ay bumabati na magandang gabi po sa inyong lahat. As we end this live stream, may God grant you, bless you mightily, and dinideclare namin yung buhay at madakilang pamumuhay lahat sa buhay ng bawat isa po na nanonood ngayon, at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you. God bless.